Welcome to this training. So ngayon ituturo ko sa inyo paano gawin yung job sheets 1.3-3 from 1.3, which is instruction sheets. Paano tayo gagawa ng learning materials? Paano natin gawin yung task sheets? At saka yung operation sheets at job sheets. So ito yun is ito na yung ating CBLM. So make sure bago nyo gawin ang task na ito or ang assignment na ito is inyo nang natapos yung task at assignment above, no? Ito. So kailangan nabasa nyo na ito at natapos nyo na yung assignment bago nyo gawin itong job sheets na ito. Make sure nga nabasa nyo na yung Bloom of Taxonomy at itong PowerPoint na How to Develop CBLM. So make sure nabasa nyo na ito. So download lang natin yung template. Yan. Save lang natin yung file. Okay. So open natin yung file. So ito na yung kasunod doon sa ating ginawang preliminary pages. Oh. So dito sa template na ito is meron ng nakalagay na mga sample information sheets, sample na self-check, at saka sample na answer key, at task sheets para mas madali natin gawin yung task na ito para meron na tayong guide. Yan. So, take note, ay sample lang po yan at hindi yan tama, okay? No? Para lang na meron tayong guide. Yan. So, dito, kailangan natin yung ginawa natin na session plan. So, open natin yung session plan natin. Ito, ito yung session plan natin. Yan, so open natin to. Arrange lang natin yon. I-divide ko lang dito sa screen para mas madali. Madali kong puntahan yung template natin at saka yung session plan natin. So, dito una is ito yung information sheets. So, kung makikita nyo doon sa ating session plan, ito. So, ito yon, information sheets. So, papalitan lang natin. Oh, papalitan natin. So, copy. So, kasabi natin dito is read information sheets 3.1-1. So, ito papalitan lang natin ng 3.1-1. So, yan. Tapos, ano yung title? So, ito yung title ng information sheets. So, copy natin. Tapos, papalitan lang din natin itong title kasi hindi yan tama. Yan. Okay. Delete lang natin yung objectives kasi kulang ito at hindi ito tama. Yan. Delete lang muna natin. Okay. Yan. Tapos papalitan natin siya ng objective. So make sure meron tayong guidelines paano gawin to come up the objectives. Make sure nga nabasa nyo na yung instruction sheets. Okay, ito. At nabasa nyo na yung itong ating PowerPoint presentation. Nandito yung instruction how to come up a good objectives. Yan. Ito. So, learning objectives. So, avoid using no, understand, learn, and other verbs na broad, no? Masyadong broad. So, refer daw tayo doon sa
Bloom Taxonomy of Objectives. So, which is ito. Ito yung Bloom of Taxonomy. Make sure na na-identify din natin yung three domains of educational activities. Ito yon. Dapat meron tayong cognitive, mental skills, affective, yung feelings or emotional area, attitude, ito yung attitude, at saka ito yung psychomotor, yung skills. Okay? So, ito yung mga sample keywords by category ng sa Bloom of Taxonomy. So, sa knowledge, ito yung mga keywords na kadalasan ginagamit, define, describe, identify, recall, yan. For comprehension, ito yon mga keyword. Application, ito yon sa part ng skills. Okay, so yan yung gagamitin natin, how to come up good objectives. So dito, lagay natin so ano ba, for knowledge, lagay natin describe. Then, so, halimbawa, yan yung na-come up natin na objectives. So, dito, ang kasunod nito is yung mga information sheets na. So, dito is kailangan mong mag-research doon sa internet. So, kasi ito is hindi ito applicable doon sa ating ginawang... Okay. So, hindi yun kasing information sheets na yon is hindi applicable doon sa ating objectives dito sa ating module. So ngayon, kailangan natin mag-research doon sa internet. So, research lang tayo kung ano yung mga folder features ng network operating system. So, punta tayo sa Google. Then, hanapin nyo yung so, since ito is sample lang, so hanap lang tayo ng mas madali para hindi haba itong ating video. Pero sa inyo, sa inyong task, sa paggawa ninyo, kailangan masiguro nyo na yung inilagay nyo mga information sheets is related dito sa inyong topic. Okay? Ayan. So, kopyahin lang natin to. So, kopya lang natin, copy. Then, lagay natin dito, Control B. Yan. Limbawa, ito yung na-search natin na mga information sheets. So, inilagay lang natin dito. So, sa ngayon, pagandahan lang natin, konti, arrange lang natin. Yan. So, delete nyo lang yung mga information na hindi kasama. Remove nyo lang.
So arrange nyo lang yung na-search ninyo na information. Yan. Don't forget also to add pictures to your information sheets. No? Halimbawa dito, peer-to-peer network. So, pwede natin itong lagyan ng pictures para mas magiging attractive siya dun sa nagbabasa. So, search natin, pictures. Ayan. Tapos hanap lang kayo ng pictures na magmamatch doon sa inyong information sheets. And tapos save nyo lang. Save image. Tapos insert nyo lang doon sa inyong information sheets. Bawa, insert natin dito. So, insert pictures. Then, hanapin lang natin yung dinownload natin na pictures. Yan, ito yun. Ito yung pictures na dinownload natin. Then, click insert para ma-insert siya. Ayan, masyadong malaki. So, palitan mo ng konti. Litan mo lang. Pwede siyang litan. So, punta rin kayo doon sa picture format. Tapos, wrap text. Hanapin nyo itong wrap text. So, dito sa wrap text, select nyo lang square, type, true, top to bottom, behind text, in front of text. Ayan. So, padalas ang ginagamit ko dito is itong square. Yan, which is na mag-select siya baba. Select natin to pababa muna para ma-arrange. Yan. So, i-arrange nyo lang yung inyong ginawang information sheets. So yan, mayroon na tayong picture. So yan lang kung paano mag-insert ng picture doon sa inyong information sheets. So ngayon, pagkatapos nyong gawin itong inyong information sheets, make sure lang na naisama nyo yung reference kung saan nyo kinuha yung inyong information sheets. So ilagay nyo lang yung website kung saan nyo kinuha yung information sheets. Ha? So don't forget to include in your information sheets. Lagyan nyo lang reference. Yan. References. Tapos, nilagay nyo lang yung website. Yan. Kung saan nyo kinuha yung information ninyo. So, don't forget to include the references. Okay? Tapos, based doon sa na-develop nyong information, makakagawa kayo ng self-check. So, pwedeng multiple choice, true or false, fill in the blanks, or etc. Ayan. Pagkatapos, gawa nyo ng answer key. So, ano yung tamang sagot. Pagkatapos nyan, gumawa kayo ng task sheets. Task siya kung single task lang. So, pwede nyo, dito nyo ilagay ngayon yung task title ninyo na nanggagaling doon sa inyong session plan. Okay? Ito, create user folder. So, dito nyo yun ilagay. At, ilang minutes bago matapos yung pag-create ng user folder. 5 minutes. So, yung objective, lagyan nyo ng objective, supplies and materials, equipment para magawa yung task.
Tapos ano yung procedure, step by step procedure. Step 1, anong gagawin niya? Step 2, yan, anong gagawin niya? Step 3, so ilagay niyo yung procedure. Tapos yung safety reminders, tapos yung assessment methods. Yan. So yan. Then, gagawa rin kayo ng performance criteria checklist. So, papalitan nyo lang yung coding. Yan. Tsaka yung coding din dito. Na magmamatch siya doon sa ginawa nyong session plan. Ito. Okay? So, yan, ulit-ulitin nyo lang. Pagkatapos dito sa 1, ibang content naman, base din dito sa inyong session plan. Ito. So, ano naman ito? 3.1-2. So, lagay nyo dito 3.1-2. Tapos, ano yung title ng information sheets? So, nanggagaling lahat dito sa inyong session plan. Yan. Copy. Yan. Tapos, gagawa naman kayo ng objective. Tapos, magsesearch naman kayo ulit sa internet ng mga information sheets para mabasa ng inyong mga trainees. So guys, yan kung paano gawin yung inyong learning materials. Ang gagawan nyo ng learning materials is isang learning outcome. So dito sa inyong session plan, so mamimili kayo ng isang learning outcome. Ngayon yung gagawan nyo ng learning materials or CBLM. Okay? So, pipili kayo. So, anong mapili nyong learning outcome? So, gagawan nyo na lahat. So, yan guys. Good luck.